guys! I am Martha here. Before anything else, wait, kailangan ko munang mag lip treat. Wait a minute. Kasi sobrang crusty natin. Actually, based naman sa mukha ko, I just woke up and kakahilamos ko lang. Nakalimutan ko mag-intro kanina bago ako maghilamos. So, ayan guys, diba? We're not looking that crusty anymore. So, by the way, as I was saying, kakahilamos ko lang kanina because right now, as you can see naman sa title down below, this video is going to be an updated skincare routine. Yes, guys. So, marami kasi nagtatanong sa inyo, lalo na nung nirelease ko yung Bioderm update video ko na meron doon nag-comment. Sabi niya, napanood daw niya yung Bioderm video ko 2 years ago and grabe daw yung improvement na skin ko. So, thank you so much to ma'am, Miss Ma'am. Oh my gosh, if napanood yun rin talaga yung Bioderm video ko, like, pinanood ko siya para doon sa Bioderm update and I was like, is that the real me? Is that really me? Tanong siya, ano ba yung updated skincare routine ko? So, yeah. Here it is. Upload na ako ng updated skincare routine. Last year, November, pero kasi nung mga bandang January, naubos na yung ibang products na ginagamit ko. So, nagbago na ako ng skincare, guys. And I can say, this is one of my favorite skincare routine na natry ko ever. Kasi grabe yung softness ng skin ko. Like, ayun, nakakahilamos ko lang. So, guys, unahin natin yung morning skincare routine and then yung night skincare routine. So, I guess let's start. Start off with a cleanser, guys. This is the Madagascar Centella Tone Brightening Cleansing Gel Foam. Ayan, made with pure centella from Madagascar. And meron siyang made white. I don't really need that much kasi super mabula siya. Although, hindi siya yung foamy. Para siyang gel type of cleanser. And super dulas niya. Yung scent niya, amoy malinis. Ganito ako mag-cleanser, guys, kasi ganito yung tinuro sa akin ng derma ko dati. Parang i-massage-massage daw yung face. Now, let's wash this off. Na-wash off ko na, and yeah, magtutuyo lang ako ng face and na-use ko lang yung hair ko because I look like she just woke up. She just woke up. So, kakahilamos ko lang and ito yung gamit ko. And right now, my skin feels super soft. By the way, guys, if napanood yung updated skincare routine ko last year, mga bandang November, ang aking facial cleanser is this one, the Hyaluu Aqua Plus. Ayan, as you can see, paubos na to. As in, alam mo, she is still thriving. In-stop ko na siyang gamitin right now kasi yung kapatid ko si Marvin, nagiging dry yung skin niya banda dito because of face mask. So, parang binigay ko na to sa kanya. Yeah, meron pa rin siya. Like, imagine niyo last year pa to, ha? Tapos meron pa rin. Like, grabe. Kaya, nag-switch na rin ako dito. Actually, nakatry na ako ng Skin 1004 last year. Pero, hindi ko kasi sila kinontinue gamitin. Tapos, parang hindi kasi yun yung hinahanap ng skin ko last year. I mean, yung concern ng skin ko. But then, nung natry ko yung cleanser this year, I was seriously blown away kasi ang ganda ng cleanser nila. Hindi ko naman nararamdaman na na-strip off niya yung natural oils ng aking skin because, girl, we don't like that here. Nabanggit ko kanina ba dulas siyang banlawan? Hindi ko alam kung cons or pros yon, kasi parang medyo mahirap banlawan. Since madulas, kasi parang hindi ako sure kung nabanlawan na lahat. Dahil kapag nag-next skincare routine ako, parang bumubula yung toner, ganun. Hindi ako nag-breakout. Mild siya, kaya okay siya for sensitive skin. Yung price niya, medyo maharlika siya sis. Korean brand, by the way, ang Skin 1004. I can say that it's really worth your money. Of course, the next naman after ko mag-cleanser is the toner. Before, ng mga bandang January, gamit kong toner is yung Lux Organics Whitening Repair. Kaso, naubos na kasi yun, guys. Tapos, tinabi ko lang yun eh para sa aking product empties. Kaso, hindi ko siya mahanap right as of the moment. Ang aking toner right now is the Fresh Jeju Aloe Eyes pH 5.5 toner. And guys, malapit ko na siyang maubos. So, mga 3 months. Ayan. Mag-April pa. Kaya pa to ng April. So, ang ginagawa ko kasi before, kapag sa umaga, is ito. And then, sa gabi, is yung Lux Organics. Eh, kaso nga, naubos na yung Lux Organics. So, in-incorporate ko na rin siya sa night skincare routine ko. Kaya, mas madali na siyang naubos. So, mag-apply lang tayo. Ito, tingnan nyo ah. Ayan o, parang may mga white-white na bula-bula. Ewan ko, kapag yung Hyaluu na cleanser yung gamit ko, hindi naman nagaganito. Pero kapag tong Skin 1004, gaganto siya. So what I do is, hindi ako gagamit ng cotton, yung kamay ko lang, tapos pinapat ko lang. Favorite ko kasi guys yung mist nitong Jeju Aloe Eyes ng Fresh. Prepart naman ako ng Fresh Gloves Squad, ayan. So binigay nila sa akin yan, everything. Tapos nagustuhan ko naman yung Jeju Aloe Eyes na soothing gel nila, which is by the way, ubos na rin.
Period. Hindi ko pa natatry ever itong toner nila. And hindi naman ako na-shock. And talagang alam ko naman na ma-amaze ako sa kanya. Ito, meron din siyang Centella Asiatica and Niacinamide. Alam nyo, by the way, nung tinitingnan ko itong skincare ko, napansin ko na maganda sa skin ko yung Centella Asiatica and Niacinamide that. Hindi rin naman ako nag-oil up. Ayan, so nung ina-apply ko siya guys, may pagka-sticky siya and everything. It takes a while to be absorbed, pero okay lang, I don't mind naman. Kasi, alam niyo ba kung ano pang kinaganda nitong cleanser na to, by the way? Kung anong next skincare routine mo, super easy niyang i-apply sa skin mo. Ito, meron siyang aloe vera. Ever since dati pa lang nung naano ako, namulat ako sa skincare. Gustong-gusto ko talaga yung mga aloe vera soothing gel. Ito naman is for hydrating and meron nga siyang pH 5.5, nakaka-balance siya sa ating skin. And napansin ko yon kasi hindi rin naman ako nag-oil up sa kanya. And again, maganda nga kasi yung aloe vera nga sa akin, tsaka yung niacinamide and centella. And yung price niya, of course, budget-friendly tayo pagdating sa Fresh. Ever since dati naman, hindi pa ako part ng Glow Up Squad. Eh, gumagamit naman ako ng Fresh products, so... yeah. So, after naman nung toner, next skincare ko before mga January is this one. The Nacific, ayan. So, ito yung Nacific Phytoniacin Whitening Essence. Ayan, guys. I am also blown away by this product kasi ang ganda ng finish niya. As in, para siyang silicone na matte. Ang ganda mag-apply ng makeup after. And by the way, since meron siyang whitening essence, girl, effective naman siya sa pagtanggal ng aking dark spot. I'm not gonna lie. She is pricey, pero nagsisale naman sila eh. But anyway, binanggit ko na, di ba? Noong mga January ko lang ito tinry. Kasi noong mga bandang February, nag-iba ako kasi... ito, pakita ko na lang sa inyo. So, throwback sa aking very first Skin 1004 na product. Ayan. So, this is the Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampoule. Try ko na ito last year. But again... hindi ko nga siya talaga continue gamitin during that time because ang dami ko rin talagang nire-review na product noon and parang wala pa akong reason kung bakit ko siya gusto i-incorporate sa aking skincare routine. Eh kaso nga guys, 'di ba nung mga bandang November medyo umokay naman na yung skin ko ganyan and then itong mga January nagkaka-breakouts pa rin and everything. Pero you know, hindi na talaga kagaya ng dati pero so oh my gosh, ayoko na talaga, ayoko. Ang goal ko naman is matone yung aking skin kasi as you can see, hindi pantay ang aking skin tone. Mas maitim yung forehead ko kaysa sa aking cheeks and sa neck. And then, may mga dark spots nga ako, diba? So, beige. Napakahirap naman talaga solusyonan ng dark spots. Itong mga January, pinadalhan nga ulit ako ng Skin 1004, which is yung kanilang cleanser. Inline siya dito, diba? So, naisip ko, bakit hindi ko sila gamitin ng sabay? Baka mas maganda yung results. And, beige, I am not wrong. I am right. I am right. As a Cancer, I am right. Kaya naging zodiac sign. But anyway, apply na natin siya, guys. And kita nyo naman, nabawasan ko na siya. Ito talaga, ang hirap niyang ubusin. Alam nyo yon, ang hirap niyang ubusin. Ginamit ko to mga January pa. Kunti lang ako maglagay, not that much. Kasi madali lang din naman siyang spread. Yung amoy niya, parang... sobrang ano siya, minimal lang yung scent. So, meron siya mga white na beads. Mas sticky nga lang siyang i-apply as in. Diba? Sticky nga lang siya i-apply on everything. So, pinapat ko parang mas mapabilis yung proseso. Kahit sticky siya, alam niyo yung parang kapag nakaganyan, hindi ko naman nararamdaman na ang bigat-bigat sa skin. Tapos, guys, effective din naman siya pagdating talaga sa brightening. Ang tanging concern ko lang din talaga dito sa Skin 1004 is the packaging. Like, lahat na information kasi nandun sa box. Eh, ayoko naman kasi ngang itago yung box. So, siguro mas cute kapag meron din talaga dito, para alam mo yun, makikita mo na agad kung para saan ba siya, ano ba yung magagawa sa skin mo and everything. So, yun lang naman. Lately ko lang to in-incorporate sa skincare routine ko kasi before, kapag trip ko lang. Pero ngayon, everyday na. So, this is Elana Minerals, ayan, Eyes Up Brightening Eye Serum. Ayan, Lifting and Brightening Eye Serum ng Elana Minerals. So, bagong product lang nila to this year and I'm very happy to be one of the persons na nakatry nito na umpisa. Ayan. So, ganyan siya, guys. Dati, sa gabi ko lang to ginagamit and then ngayon, naisip ko na bakit ko na lang din siya gamitin sa umaga, baka mas mabilis yung proseso. I-apply muna natin. Ring finger ang aking ginagamit.
And by the way, kapag mga ganitong dropper, huwag na huwag niyong hahayaan na dumikit yung dropper sa inyong skin. Okay, baka ma-contaminate. Diba? Medyo tricky nga lang talaga pag ina-apply. Pagdating sa liftings, meron talaga siyang tightening effect. Like, ayan o. And by the way, isa sa mga pinakanagustuhan ko dito is, hindi siya sticky at all. Parang basa siya. Parang kang nag-a-apply ng medyo makapal na tubig under your eyes. Tapos, hindi siya sticky. Although, pag hinawakan mong ganyan, syempre sticky. Pero, I mean, pag ina-apply, hindi siya sticky. Tapos, very fast absorbing and lightweight talaga siya. And then after nun, meron kang mararamdaman na tightening effect talaga sa skin mo. Like, as in, lalo na kapag naglalagay ako dito. Yung price nito, okay lang naman. Kasi matagal naman siyang maubos, ganyan. Depende na lang din talaga kung gaano karami ka gumamit. Pagdating naman sa brightening under the eyes, hindi ko sure. Mga 2 months ko pa lang naman siya nagagamit. Pero wala pa talaga ako napapansin. Hindi ko lang kung talagang heavy puyater lang talaga ako, mga guys. Pero kasi, I don't know the words. Kasi, ayun nga, like, hindi ko masabi kung effective siya sa dark circles. Pero pagdating sa tightening, siguro kung yun din talaga yung concern mo, yung mga wrinkles, ganyan, okay siya. And isa rin sa mga iniisip ko, kung nakaka-hydrate ba talaga siya. Hindi ko nararamdaman na nakahydrate yung under eye ko. Kasi nga, ang nararamdaman ko lang is more on tightening. But why do I keep using this? Kasi, again, lightweight. And parang wala naman akong scent na amoy sa kanya. Tapos, very fast absorbing. Hindi siya sticky. Tapos, ayun nga, yung tightening effect. And, gusto ko rin talagang ubusin yung product. Baka naman by that time, may makita na talaga akong changes. Pagdating sa aking dark circles. But so far, yeah, ginagamit ko na lang din siya. Ayan guys, so the last step on my skincare routine during the day is my sunscreen. Ito yung Hyaluron Glow Boost. Ayan, water cream. Meron pala ako ginawang full video skincare routine nun. Yan, yung Aqua Plus line nila. So, natry ko yung water cream nila doon. And, spoiler alert doon, hindi ko siya masyadong trip for my oily skin. Kasi nga parang super nakaka-hydrate siya. Pero, sabi kasi nila mas okay daw to sa oily skin. And girl, the chismis is not wrong. The chismis is correct indeed. So, mas maganda talaga to guys sa oily skin. As in, siguro nga kung nakikita ko lang yung loob nito, kalahati na siya. And gustong gusto ko siya kasi affordable. Siyempre, support local guys. Ayan no, medyo may pagka-sticky nga lang kapag ina-apply like any other sunscreen. Yung amoy niya, amoy sunscreen, para kang magsiswimming. Amoy swimming pool. Hindi siya amoy swimming pool eh, pero parang ganun lang yung vibes niya. Di ba ganun naman yung mga ano, sunscreen. Gustong gusto ko talaga na totoo yung sinabi niyang glow boost kasi nakakapagbigay talaga siya ng glow. So ito, meron siyang SPF 50. Ayan, PA++++. Ayan, broad spectrum protection and intense hydration. May hydration din siya, which is totoo naman. Tapos tignan nyo, meron siyang vitamin C, E, and niacinamide. Tapos, 4 types of hyaluronic acid. Eh, maganda rin talaga yung hyaluronic acid sa aking skin. Hindi ako nag-oil up sa kanya, unlike yung Aqua Plus line nila. Kasi, yun naman, mas deep hydration talaga yun, sis. Nakalagay nga dito, use every 2 hours throughout the day or every 40 minutes after swimming or sweating. Eh, ako hindi naman ako pawisin. Pero kahit na, hindi pa rin ako nag-a-apply. Hindi ako nag-re-apply throughout the day. So, I guess, susundin ko na lang yun. Pero feeling ko kapag ginawa ko yun, mas mabilis ko itong mauubos as in. So, that's it guys for my morning skincare routine. And ang ginagawa ko na lang din is, hindi ko hinahayaan mag-oil up ako or umiinom din ako ng maraming tubig. Or if ever mag-oil up ako, meron akong blotting paper and everything. Pero so far, hindi naman talaga ako super duper duper nag-oil up dito sa aking mga skincare. And sobrang happy naman ako na sa morning skincare routine ko is wala naman nakakapagpa-breakout sa akin.